Bago matapos ang buwan, posibleng makabiyahe na ulit ang mga provincial bus pa Metro Manila. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Pero ang hamon sa ahensya, ito, 4 lang sa 81 lokal na pamahalaang kinonsulta nila ang pumayag na magpapasok ng bus na galing Kamaynilaan. Nakatutok si Ian Cruz. Ilang buwan ang nakatenga sa mga terminal sa Cubao, Quezon City ang maraming provincial bus. Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin sila pinapayagang bumiyahe, paalis at pabalik ng Metro Manila dahil sa COVID-19 pandemic. May mga provincial bus mang nakikita sa kahabaan ng EDSA pero nagsha-shuttle ang mga ito sa frontliners o essential workers. Dahil sa pandemya, kalahating taon na raw na nahihirapan ang mga konduktor pati na ang mga chofer ng provincial buses. Kaya naman ang hiling nila, sana'y makapag-resume ng muli ang kanilang mga biyahe, papunta at paalis ng Metro Manila. Si Ferdinand Coson, noong walang pandemya, 1,000 hanggang 2,000 piso ang kita kada araw bilang bus driver. Ngayon, 15 araw na lang siya nakakapagmaneho kada buwan. Kada buwan po, sumusuldo rin kami ng 25 to 30. Okay, ngayon, hanggang 15 lang. Oh, sa amin din yung gastos namin, sa amin, sarili namin yung pagkain namin, paano rin yung mga pamilya namin. Kaya dapat may balik na rin yun sa amin din yung sabihay namin sa Pangasinan. Mas matindi raw ang hirap ng mga konduktor dahil kahit maging shuttle ang bus, hindi naman kailangan ng tulad nila dahil walang titiket ang pasahero. Maswerte pa si Daniel Balitaan na naka-extra sa isang espesyal na ruta. Isang buwan lang po yung kontrata namin di sa South. Bali, pagkatapos po noon, per batch po, para po lahat ng kasamahan namin ay magkaroon ng pagkakataon para makabiyahe rin mo. Ngayon, kahit paano'y may maaninag ng pag-asa ang mga nasa bus industry, sabi ni LTFRB Chairman Martin Delgra. Pinaghahandaan na nila ang pagbabalik-biyahe ng provincial bus pa Metro Manila. Inaasahan daw na bago matapos ang buwan, makakabiyahe na ang provincial bus. Ang problema, sa 81 na local government units na tinanong nila, 4 lang ang pumayag na magpapasok ng mga bus mula Metro Manila. Kabilang dito ang Antique, Quirino at Bataan. During our last consultations po sa League of locally elected officials, no? With the Board of Governors, marami po sa kanila ang ayaw pa na magbukas ng border, lalong-lalo na doon sa rota na manggagaling sa Metro Manila. So that is really our main concern. We already have pinaabot na po natin itong concern na ito doon sa IATF. Dahil sa COVID-19, marami rin daw kailangan isaalang-alang para makapag-operate ang provincial bus. Yung pagbabiyahe ng pasahero and how we manage passengers. Kaya nga po yung sinasabi ng ng league. So they are suggesting na parang point-to-point na rin po yung pagbabiyahe. Ayon sa mga namumuno sa samahan ng provincial bus, handa raw silang sumunod sa lahat na itinakdang health protocols para makapag-operate sila. Gusto lang nilang magkaroon ng app na magagamit ng mga pasahero para mabilis ang contact tracing. Suggestion ko lang, isama lang kami sa isang meeting. Ma-involve man lang kami doon sa decision making. O suggestions namin, mapakinggan man lang. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.